Alam mo, uwi ko ngayong araw. Pasensya na kayo ha, happy lang talaga ako. Hulaan niyo kung bakit. Siguro naman napapansin niyo, di ba? Pero huwag kayong maingay ha. Huwag kayong maingay na pinaganda natin yung kitchen natin. So anyway, hello everyone! Welcome back sa channel natin. So anong gagawin natin ngayon? Malamang magluto tayo. Yun na nga eh. Ano nga yung luto natin? Ang kulit ko, di ba? So ito na nga. I-share ko sa inyo ngayon ang isa sa mga paborito kong pagkain. Ulam. Pagkain. O, basta yun na yun. Paborito kong ulam. Ito ay ang chicken binagoongan. Ayan. Excited na ako. Gusto niyo ba malaman ko paano gawin? Malaman. Kaya nga kayo nanonood, di ba? Ay, dal-dal ko. So, simulan na natin. Kulang tayo ng sangkalan. Ayan, kumpleto na siya lahat ng ingredients na dyan na. So, anong muna gagawin? Unahin natin yung chicken. Ano ba? Ito. Game. So, ito yung chicken na binili ko. Itong chicken leg. Tatlong ganito ang binili ko. Kayo, pwede naman kayong gumamit ng kahit anong chicken na gusto ninyo. Pwede naman. Ito lang gusto ko. Ito yung binili ko. So, hatiin natin siya sa may... Medyo maliliit. Hindi naman medyo maliliit. Yung pang-adobong cup. Pwede na yun. Start na muna. Hayop. Yan, hatiin na natin siya. Nang maliliit. Ayaw niyang makisama. Ito, hatiin pa natin ito ng mas maliit. 3 days later. So yan, nakat ko na siya ng maliliit, nakat. And then, hugasan ko lang saglit. Wait lang. Sunod naman natin i-cut itong talong naman. So gagamit tayo ng dalawang talong. I-cut natin siya yung pang-pritong style. Masarap kasi pag pinirito. Ganun lang. Yun. Ayan. So kailangan na natin itong ano... Wait lang. Kasi mabilis umitim ang talong, di ba? Mabilis siyang umitim pag nahahanginan siya. Kaya, pipirituhin na natin yan siya. Ayan, hatiin lang natin siya ng ganyan. At, magsasalang ako ng pan dito para maprito na natin siya. So, next natin, itong bawang naman. Bawang, ilang piraso ba? I-ready na natin ang ating garlic. Alam nyo kasi ako sa totoo lang, simula na natuto akong magluto talaga. Hindi talaga ako sa'yo nagsusukat-sukat. Sitansya-tansya lang ako. Kaya, harap-harapan natin isusukat sa harap nyo, no? So, yun. Chop lang natin to. Kahit hindi naman siya mince na mince, okay lang. Isang sibuyas lang. Isang medium na sibuyas. Ganyan lang. Buti hindi mo ako pinaiyak na yan. Lagi ako pinapayak sa sibuyas na to eh. Sandagayan. So gamit tayo ng 4 na kamatis. Kasi maliliit yung kamatis. Ngayon, kung malalaki yung kamatis na nabili ninyo, pwede naman 2 pirasong kamatis lang. O kung gusto nyo na mas maraming kamatis, bahala kayo. Sige lang. Go lang, girl. Push nyo yan. Yan. Okay? So, mamaya ako na hati. Ay, de, sige, hatiin ko na nga. Gulo ko, diba? Saan ko nalagay kasi sila? Sila paglagyan. Sige, dito. Lagay natin. Ang dami na nila. Siksikan. So, hatiin na nga natin yung sili. Nagamit tayo ng... Ay! Kahulog-hulog pa. Wait lang. Hala. Hala. Taranta magluto. Wait. Hala ka. Charot. Umiinit na. So, isasalang ko muna to. Ilagay muna natin tong ating talong kasi mainit na siya. Wait lang. So, isasalang muna natin. Una natin pretuhin yung talong. Ay! Huwag mo akong man. Sorry. Takot ako sa mantika. Lagi akong tatansikan ng mantika eh. Agay. So, yun. Back to the work. Hiwain na natin ang ating sili. Yan, marami na naman akong siling ilalagay kasi pihilig kasi talaga ako sa maanghang. Di ba yung binagoongan, hindi, pwede naman hindi maanghang? Pwede naman hindi maanghang. Pwede naman hindi kayo maglagay ng sili. Atin. At 2 siling green. Pahaba naman ang pag... Oh, nashoot na siya doon. Excited siya pumunta sa mangkok niya. Pahabang hiwa naman ang gawin natin dito.
Luto na siya. Ah! Ay, nadurog ko yung isa. Ang galing. So, mag-gisa na tayo. Una natin igigisa yung sibuyas. Para, ay, para hindi masunog ang ating bawang. And then, pag naluto na ng konti yung ating sibuyas, parang ang tawag doon, translucent. Wow, English. Ilagay na natin yung ating bawang. Ayan. So, ayan. Habang hinihintay natin yon, next natin gagawin. Eto. Hindi po ito sponsor, ha? Nagamit tayo ng gata. Kaya ako lang ito sinasabi. Kasi ganito yan. Magpapaliwanag ako. Meron kasi akong cooking video. Oh, may cooking tutorial ako ng pork binagoongan. Nilagyan ko yun siya ng gata doon sa ating tutorial. At tayo ay nabash. Nabash talaga. Hindi naman. Marami na nag-react. Kasi naglagay ako naman. Hindi po tayo sponsor, pero buksan na natin. May mainit ako. Ano ba yung nilagay ko? Mainit at tubig. One cup po yun. Alam ko, one cup yun. So, ilalagay natin ito siya dyan. I-dissolve natin siya. Kasi, gusto ko nga maglagay ng gata sa ating binagoongan. Yung film ko kasi dun sa, yung tawag dito, dun sa ginawa kong pork binagoongan, nilagyan ko ng gata. Ang daming nag-react. Sabi sa akin, pag nilagyan daw kasi ng gata, Bicol Express na yon. Hindi na daw yung pork binagoongan. So, ganito kasi yon. Magpapaliwanag ako. Ngayon lang ako nakapagpaliwanag after 10 years. Na joke lang. Ilang years na ba yun? Parang matagal ko na kasi in-upload yun eh. So, ngayon lang ako magpapaliwanag. Wala lang. Gusto ko lang lagyan ng gata. Masarap kasi. Para sa akin, masarap ah. Kasi pag nagluto lang ako ng binagoongan na may gata, ang kinalalabas na parin naman yung lasang binagoongan parin. Hindi naman naglalasang Bicol Express eh. So, yun lang. Kayo ba? Comment down below kung naglalagay din kayo ng gata sa inyong binagoongan, ha? Basta akin lang yun. Base sa aking panlasa, mas masarap kasi siya kapag may gata. So, ayan. Maglalagay tayo ng gata ngayon, ha? Okay? Baka sabihin nyo na naman sa akin. Wala namang gata yung ano. Ba't nilalagay mo ng gata? Durugin natin yung ating tomato. Maganda kasi kung nadurug-durug yan. So, ang unang gagawin ko, bali ang process kasi ng pagluluto na gagawin ko dito. Parang pagluluto ng bagoong. So, meron din akong recipe ng bagoong. Ilalagay ko dyan sa description box sa baba, yung link nun. Paano ko nagluto ng bagoong at saka meron din yung Bicol Express. Binagoongan, ilalagay ko rin dyan. So, panoorin yun, ha? Husgahan nyo. So, lalagay na natin yung ating bagoong. Ito, sinukat ko siya half cup. Half cup siya ng bagoong. Ito pala, ang kulit ko, diba? Hindi ko na ilagay eh, no? So, lagay na natin. Ay, may natira pa, sayang. So, itong bagoong na binili ko, ito yung bagoong alamang na hindi pa siya luto. Kumbaga, lulutuin mo pa siya. May nabibili naman dyan ng mga nasa can ba? Nasa bote na, yung luto na. Pwede naman yun, pwede nyo gamitin yun. Pero since ang bagoong natin ay hindi pa luto, so lulutuin ko muna siya. Una kong lulutuin ang bagoong. Yung iba kasi, pag nagluluto ng ganito, nilalagay muna nila yung chicken. Inuuna nilang luto yung chicken bago nila ilagay yung bagoong. Pwede naman din yun. Pero nga, gusto ko maluto muna. Paulit-ulit ako, di ba? Gusto ko muna maluto yung ating bagoong. At yung gusto kong way kasi ng pagluluto ng bagoong, yung matamis, yung para siyang pang bangga. Yun, ganun. So, lutuin muna natin itong bagoong natin, ha? And then, lalagyan ko siya ng konting paminta. A pinch of paminta. Yung bagoong pala, hinugasan ko yun, ha? Make sure hugasan nyo yung bagoong kasi maalat kasi yan pag hindi nyo nahugasan tas iniluto nyo na siya agad. And then, maglagay tayo ng suka. Hindi ko alam kung gaano kadaming suka. Sige. Isang kutsara na lang. Hindi po ito sponsor. Lahat na lang, ano? Eh, kasi naman. Okay na yan. Ayan nyo na makita. Basta hindi yan sponsor. Isang kutsara ba? Testing muna natin. Si Tancha Girl kasi ako eh. Pagpasensyahan nyo na ako, ah.
isa. Third na isa. Gulo ko, diba? So, yun. Hintayin nyo muna. Pag naglagay kayo ng suka, kahit anong lutuin nyo, pag naglagay kayo ng suka, huwag nyo munang hahaluin. Hayaan nyo muna siya na mag-evaporate. Wow! Evaporate? English. Oh, huwag nyo muna. Huwag nang hahaluin eh. Ibaba mo yan. At this time pala, at this time, pwede na natin ilagay ang ating sugar. So, 2 and a half spoon. 2 and a half. Tama. Ay, kamali ako sa mga sukat nang ibigay ko sa inyo. Charot lang. Sinukat ko na yan. Hintayin natin siya dyan. Hinaan nyo lang yung apoy para hindi tayo talsikan. Ang sakit eh. Talsikan ako eh. So, ilalagay na natin yung ating chicken. Nahiya ako sa inyong kamayin eh. Gantuhin natin. Nahiya pa eh. No? So, ilagay na natin yung chicken natin. Isa-isahin na natin yan. Ang bango! Ang bango ng bagoong. Gugutom ako. Parang gusto ko ng bangga. Ano siyang masarap. Pwede na ba kainin ito ng ganito? Kainin na natin. Hayaan nyo na yan. Gutom. So, ayan na. Lumalabas na yung kanyang mga mantika-mantika dyan. Sarap. Nagugutom na ako. Lalagyan na natin yung ating gata. So, ayan. 1 cup ng gata. Ako po. Kakagutom na. Ayan. Hintayin na natin siya. Ito, ang gagawin natin sa gata. Kasi sabihin nyo kasi Bicol Express na to. Hindi to po. Para sa akin, hindi po. Kasi pag tinikman nyo siya, lasang binagoongan pa rin siya. Nagdagdag lang talaga ng extra flavor yung ating gata. So, ayan. Nakita nyo, dami ng sabaw, diba? Pakukuluan natin to siya hanggang sa mag-reduce yung liquid ng ating chicken. Yung talagang parang, yun, parang wala na. Nag-reduce nga eh, diba? So yun nga, ayan na, nag-reduce na yung sabaw. Ayan, ang sarap. Nakita niya yan. Oh, di ba? Yung coconut, wow, English. Yung coconut at saka yung bagoong, talagang nagsama na sila. Lumabas, nag-ano na siya, nagmantika na siya. Ito yung masarap, pero ito yung nakaka-high blood. So yun, oh, di ba? Nagmukha na siyang binagoongan. So ano next natin gagawin? Oh, sige na, matatapos na tayo. Ilalagay na natin dito, ito na lang lalagay natin yung ating talong. Eh, luto na naman to, di ba? So, ilagay na natin yung ating talong. And then, ilagay na rin natin yung ating sili. Dahan-dahan lang, kasi yung talong ay... Ayan na, nadurog ko na naman. Yung talong ay nadurog ko na yan. At durog na naman siya ulit. Yun, yung sili lagay natin. Yan, masarap yun, napakaanghang. Para talaga siya naging Bicol Express na, no? Kasi nga, maanghang yung Bicol. So, magpasensyahan nyo na yung talong na nadurog. So, dahan-dahan lang. Ako itong ginagadahan-dahan, eh. Nadurog na siya. Sorry. So, gano'n na lang. Yan. Sige, huwag mo nang galawin. Lagay natin ng konting sili green. Magtira tayo ng pang-garnish. Pang-garnish talaga. So, yan, luto na ang ating binagoongan. O, di ba? I told you. Sabi sa inyo, eh. Nagoongan nga ito, eh. Maulit-ulit ako, di ba? Simula sa umpisa ng video na ito, pinaglabang ko talaga. Kulit. So, yun na nga. Okay na siya. Pwede na natin patayin yung apoy. Lagyan na natin siya sa ating serving plate. At kakain tayo. Okay. Let's do this. So, yun, i-serve na natin. I'm so excited. Ang sarap. Tingnan nyo naman, may igi. Napakasarap ng itsura niya. Lagyan natin. Hinayin mo natin yung mga chicken. May sauce na yun. Grabe. Ang dito. Ang sarap. So, ayan. I'm back. Kumuha talaga ako ng kanin, di ba? Kasi titik makawatch. Excited na ako.
Mas maganda kasi nga titikman natin, di ba? Para nahuhusgahan. Husgahan natin yan. So yun lang, tapos na tayo at nakagawa tayo ng isa sa paborito kong ulam, ang chicken binagoongan. Ayan. Sana i-try nyo to, guys. Again, ilalagay ko yung mga exact measurement niya dyan sa baba. Kahit na si tansya-tansya lang ako, ilalagay natin yung exactong measurement. So yun lang. Ano pa ba? Wala na. Muli ay thank you so much for watching. At mag-like at mag-subscribe at mag-like at mag-subscribe kayo. See you on my next video. Bye-bye! Mwah! Nagihiwa dito. Wala ka, nahulog. Madumi na. Okay lang yan, ako na makakain na. Ay, hindi ko bukas. Bakit? Ba't ayaw mo? Wala ka. Yun pala. May ginaganin pa pala. Diba? Ha? May langgam. Wait lang ha. Wait lang mga food guys. Yung bagoong yun eh. Salala nyo ng bagoong. Tapos na. Last na lang. Pwede. Mapupuno na yung aking kami. Ay, mali. Last na lang. Last na lang. Huwag ka muna mamamatay. So, ngayon. Ay. Ay, ito na naman eh. Pag-auto talaga. Ha? Tagan. See you on my next video. Bye-bye! Mwah! Pwede na ngayon. Gutom na ako.